POA doing inspections sa ngayon in the po, past? Sa ngayon po, sir, hindi po namin inoobliga na magkaroon ng accommodation ang mga ahensya po natin. No, hindi po sa bawal, kaya lang hindi po natin ina-encourage yung accommodation na yan. Kasi hindi po part ng kanilang nirerehistro sa ating ahensya. So bawal po pala yun. So bakit po rampant at napakarami? So, hindi kung... po bawal, sir. Kaya lang, ang regulation po niya ngayon nasa LGU. No? Pero sa ngayon, nire-review po natin yung rules natin. Ilalagay na po natin siguro sa bagong DMW rules yung authority ng DMW to inspect lahat po ng mga accommodation ng ating mga ahensya. Huwag po natin ipasa sa LGU. Dapat po sa inyo po. Kasi maging OFWs po ito eh. So dapat, at kayo po ang nagbibigay ng lisensya sa mga agency. So I want these accommodations of these recruitment agencies be inspected. Yes, po, sir. Kung ito man po pala hindi bawal dahil karamihan po sa mga nirecruit ay galing sa probinsya. So, pupunta sila sa Manila, titira muna sila dito. In the case of Jovelyn, nung pumunta siya from Jensen, pumunta sa Manila para i-meet yung complying requirements, check up and all, tumira siya ng ilang linggo sa accommodation ng agency. So, ito na nga pong sinasabi ko, wala pong maayos na tulugan. Sabi ko nga po, yung banig, karton, yung unan po, lata ng biskwit. Diba, walang kumot, malamok, siksikan. Tapos, 20 sila, isang CR. Diba? Dapat that has to be inspected, sir. So, wala pala nag-inspect dati. Noon, wala. So, Madam Secretary, sana po ma-inspect po ito mga recruitment agencies. Yes, sir. We will require them to disclose yung accommodations nila for their workers and yung listahan po ng mga pangalan na nandoon sa accommodations. Dahil kung kunyari po may sunog or kung anumang sakuna, baka hindi pa nga po alam ng pamilya kung nasaan yung worker. Correct. So we will ask them to submit the names and then we will work with the Recruitment Industry Associations po para magkaroon ng inspection. Physical inspection. Yes po, physical inspection. Random physical inspection ng mga accommodations po, sir. Okay, thank you po, Madam Secretary. Thank you, Yusek. Ulalia, Ma'am Alicia, so... Yes, sir. Yes, sir. So, yung inyo pong accommodation, gaano kalaki? Ilang kwarto po at ilang CR? Apartment ho ba ito? Ito po ba ay bungalow? Ito po ba ay isang studio type condo? Ano ba yung inyong accommodation, itsura? Actually, bali 4-story building po na 100 square meter. Nilagay ko po sa, meron po akong kasing facility po sa likod ng bahay namin. Para so 2-story building po? Okay, sa 2-story building na yon. Yeah, 4-story po. Yung ground floor po, yung ground floor po, yun po yung parang kitchen nila. Yung second floor po, yun po yung accommodation ng nila po. At second and third floor. Tsaka yung fourth floor po, yun po yung rooftop po. Yun po yung entertainment po nila. Entertainment. Nandyan ho kayo ngayon sa inyong accommodation? Pwede ho ba paki-video sa amin ngayon? Nasa office po ako, sir. Okay. At chair. Pero pwede ho ba mamaya, i-sample nyo po kami, i-video nyo po, tingnan ko yung accommodation? Sir, we can give you po yung accommodation po. Saan ko po yan? Yes okay. Po. Yes, chair. Sige po. Sige po. Salamat po, Ma'am Alicia. Now, salamat po, Ma'am Alicia Devolgado ng ABD Security Agency. Magandang umaga po, Madam. Si Attorney Castillo, Advocates and Keepers of OFW, ako OFW, he or she wants to talk. You're being recognized, Attorney Castillo. Where is Attorney Castillo? A Castillon? Po yung lawyer na madalas po ma-attend sa inyo sa Wanted sa Radyo, doon po sa pag-rescue ng mga OFW, kung naalala niyo po. Ako rin po nag-bulgar ng problema dati doon po sa ating polo, yung na-high blood po kayo sa inyong programa sa Wanted sa Radyo. So, Mr. Chair, ako po ay nagpapasalamat at naimbitahan po dito sa Senate hearing po. Sige po. Ano po mga gusto niyo pong sabihin? Nakikinig na po yung mga kinaukulan. Andito po yung Secretary ng DMW. Andito po yung Licensing Adjudication Services, Welfare for Employment, DFA, OMWA,
Owa, sige po, ano po yung gusto niyong sabihin para makarating sa kanilang kalaban? Yung isa po sa pinakamalaking problema kasi kung bakit hindi matigil-tigil itong mga pang-aabuso po na ating mga employers dahil hindi po sila napaparusahan. Ngayon, kapag ka po kasi nagkakaproblema ang ating OFW doon, hindi po nakakasuhan doon sa host country yung ating mga employers. Kasi ang ginagawa po kasing sistema ngayon, agad-agad po pinapauwi ang ating mga OFW. Ngayon, doon po sa repatriation process natin, ako po ay madalas nag-object sa POA before. Kasi kapag ang mga inapusta na mga workers natin, nagahasa, yung pong mga binugbog, hindi sinahuran, ang gagawin po kasi, padadala ng mga recruitment agencies, sa loob ng 15 days pa uwi ninyo yan. So ngayon, dahil nagkakantarapa pong mga recruitment agencies, ginagawan po ng paraan, hindi po nabigyan ng hustisya. Kaya po, may mga kaso akong hinawakan. By the way po, Mr. Chair, I am the lawyer of almost 200 agencies in the Philippines. Kaya po, daladala ko po sa likod ko yung hinaing ng mga recruitment agencies. Kapag ka po kasi pinilit nating pauwiin yung isang taong ginahasa, nagbubunyi po yung mga employers doon kasi sasabihin po nila, ganun lang din naman ang gagawin. Pauwiin lang yan within 15 days. So kami rito, libre na naman, manghihipo na naman sila, manggagahasaan na naman sila, lalo na kung hindi po natutuloy. Ngayon, yun po kasi mga problema, ilang beses po akong nagsusulat sa polo lagi. Kung po pwede po, dalhin na po sa Ministry of Labor o di kesa police yung kaso na ating mga OFW. Ang problema po minsan sa mga lalaki nating mga complainant, yung mga nabiktima po doon, kulang na kulang po ang shelter natin. Minsan na mga recruitment agency na advisan ko pa, padalan na lang ninyo ng pera yan, padalan natin ng subsistence allowance para makahanap ng mga boarding house doon, para makalaban po sila at I'm glad to say your honor na may mga problema po tayo ng OFW na kapag inilalaban natin doon, nabibigyan ng ustisya, nakakakuha po sila ng pera. Kasi nakakalungkot po, nung ilang araw na po nakakaraan, marami pong recruitment agencies, mga kliyente ko, minsan po polo na po mismo nagsasabi, uwi ka na lang doon sa Pilipinas, doon mo na lang isang pangkaso kasi naaabuso na po ang concept ng joint and solidary liability na yan. Kasi ipinapaubaya po dito sa Pilipinas yung pagre-resolve ng kaso na dapat ay doon napaparusahan sila. Kasi po, Your Honor, mas dodoble po ang problema kapag dinala po dito sa Pilipinas. Kasi yung worker, magsasampa po, nanood po ako ng hearing din po na ginanap ninyo sa NLRC, sinusubaybayan ko po kayo, napagalitan po ninyo, nakita po ninyo gaano katagal nila nare-resolve ang kaso. Imbis po doon sa host country na bibigyan ng ustisya, nakakakuha ng pera, napaparusahan po ang ating mga gumawa ng hindi maganda. Pag dinala po rito taon, hindi po sila nakakakuha agad. Minsan natatano pa sila dahil wala pong ebidensya. So, napakahirap po ng kalagayan natin. Okay. Ang gusto ko po sana mangyari, Mr. Chair, suggestion po, yun pong pag-ahabol po ng ating mga nagdasala ng mga employer doon po sa host country. Kasi pag titingnan po natin ang batas, yung pong batas po kasi na... ang nagsasabi na the obligation to provide on-site protection to the worker, na andun po talaga sa polo yan, malinaw pong batas kasi kami pong mga nasa halimbawa sa recruitment agencies, ang obligation namin under the law, tatlo lang po eh, to monitor, to report, and to coordinate. Coordination, monitoring, and reporting the status and condition of the worker. Kaya nga po, kapag halimbawa, ang isang employer o isang foreign placement agency, hindi po nagbibigay ng kanilang kooperasyon. Hindi na po kami pinapansin. Wala na po kaming matatakbuhan. Your Honor, gusto ko pong ibulgar kasi na sana kapag nag-message po mga recruitment agencies sa polo, ay kailangan po may sagot naman. Minsan po, ang tagal-tagal, ang dami, common na reklamo po ng mga recruitment agencies, mag-message ka po sa polo, wala pong sumasagot. Minsan, Mailer Damon po ang sumasagot. Makailang ulit kaming pa-message doon kasi manghihingi rin po kami ng saklolo sa part ng recruitment agencies. Kasi kung hindi na po talaga nakikipag-communicator, ay talaga pong maghihingi rin kami ng saklolo sa polo. Ngayon, napakahirap pong minsan ang sagot na hinihintay po sa polo. At minsan, nagre-reklamo pong tao. At pinauwi na lang po kami ng polo. Doon na lang daw kami magreklamo sa Pilipinas. Okay, sandali po sa Attorney Castillo. Okay, pakisagot po. Ngayon, kayo po inireklamo ng agency sa polo.
Administrator Ignacio. Think, although hindi ko ako representative ng Polo, but I would like to answer. It is not only the Polo who will reply. That's why you have a joint solidarity with the FRA. They have to coordinate there. Second, I must say this. Recently, I had a meeting with the owners of agencies, and as I've submitted to the good chairman, I have observed that there is a total and absolute lack of vision. Mm-hmm. There is no corporate structure. Kaya marami sila eh. Merong mahusay, merong hindi. Eh pagka ito pinagsama-sama nyo, nang wala naman tayo talagang malinaw at mahigpit na standard na pinatutupad, eh, kaya ho tayo ganito para tayo school bukol. Diba? Merong, there are ideal agencies. But mixed with this crop of agencies are those who do not follow a corporate structure. That's why responding to the needs of the OFW becomes very difficult. See, with all due respect, kaibigan ko rin si attorney, no? Kami naman, ano, nakakasagot naman kami. Now, if the Polo OWA, Polo in the host country cannot reply, we should exhaust all measures. Kung hindi sila sumasagot, then let's get in touch with the foreign recruitment agencies. Marami pong paraan eh, as we have been doing in OWA. In fact, recently nag-meeting po kami, and what I propose, and the clads can attest to this, that I am proposing that they should fund a huge monitoring system from their end in connection with OWA, in connection with the DMW. Para kung sino yung pinadadala nila, alam namin. At kung yan ay magreklamo, nakikita namin, and then we can respond because we have people all over the Middle East. Kulang nga lang ho, katulad ng aking binabanggit sa inyo, we need to enhance the number of people that responds to the need of the OFWs. But all of this in place can benefit a lot from being enhanced and strengthened. Okay. Thank you for that, Attorney Mr. Ignacio. May point din naman si Attorney Castillo, in fairness to him, kasi kami mismo nakaka-experience pag tumatawag kami sa Polo noon, hindi kami nasasagot agad-agad, kaya dumidiretso kami noon kay Yusek Akdak na at that time, siya yung sa OWA. There were times na nababastos, pati kami nababastos po ng mga taga-Polo, kesyo busy raw sila, kesyo tanghalin tapat nagbi-billiards, so hindi ako pwede sagot. Sa inyo, hindi. Pero may point po si Attorney Castillon, and I can attest to that because I've experienced that also, and even my staff. Ang gusto ko rin ma-address, yun sa problema ngayon, nausap na pala tayo, Sir Arnel, yung additional manpower, and I will support. Pwedeng idagdag sa budget nyo yan, ilalabang ko yan, dagdagan kayo ng budget para maparami po yung mga personnel na mag-monitor po sa ating mga OFWs abroad. Pero itong point ni Attorney Castillo, yung isa pa na na-experience ko na po in the past, yung bang palagi, they always get away with it, itong mga barumbadong amo na ng rape, ng kahasa, ng bugbog, pinauwi lang yung OFWs natin pagdating dito sa Pilipinas, saka palang kakasuhan yung agency. Pero dapat ang kinakasuhan eh yung among ng bugbog, yung among ng abuso. Now, nasagot na ako nito before, Secretary Tutsople, kasi daw, pag nagdemanda, mahaba ang proseso, matagal. And then, ilalagay sa accommodation yung OFWs. There are times yung OFWs hindi na makapag-antay. They just want to go home with their family. Siguro po, mag-ipugnayan tayo sa Saudi government kung saan man yung lugar na yon, na magkaroon siguro ng special court para ihire itong klaseng reklamo ng mga OFWs para mapabilis yung proseso na hindi naabuti ng buwan siyam-siyam para mapabilis at ma-latest agad yung kaso at ma-sentensya yung dapat sentensyahan. And then pagandahin po siguro yung accommodation ng ating mga OFWs sa Polo. Again, dagdag budget, no problem with me, ilalaban ko po yan. What do you think, Secretary Toots? Sir, nung galing po ako ng Saudi, nakausap ko po yung head ng Human Rights Commission nila. And ang sabi sa amin, give us specific cases and tutulong kami paghabol dun sa mga
exploitative yung mga abusive na employers. So susubukan po natin yan ngayon na darating na Nobyembre. Kaya po pupunta doon si USEC PY Kaunan ngayong Oktubre para i-tighten yung coordination pagdating po sa bagay na yan. If I may respond po kay attorney, una po, kung merong polo na hindi sumasagot sa inyo, kung pwede po, i-formalize nyo in writing para ma-call namin yung attention ng polo bago magkaipon-ipon ang sama ng loob sa bawat panig. Hindi naman po kailangan maghintay pa na maging umabot ng 100 yan. Basta may nakita po kayong hindi responsive na polo, sulatan nyo kami para may formal naman kami na basihan kung bakit namin siya ipapag-explain o ire-recall o kakasuhan. Sorry po. Pangalawa, sir, yung frustration na pinauuwi na lang, we share that po. And kung maalala ni Admin Arnel, yung gusto sana namin ipaglaban yung nagilitan. Oo. Pero in the end, siya rin ang nagsabing mas gusto na lang niya umuwi. So, we share that frustration po. Okay. Attorney Castillon? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Ayun po yung explanation po ni Mr. Arnel Ignacio, yung si Administrator. Yes. Yes, and si Secretary Chair, Tisopla. Actually, nagkausap na rin po kami ni Admin Arnel Ignacio one time sa OWA nung nag-subordinate po ako doon. Bali, Mr. Chair, meron po kasi kaming isa pang problema. For example po sa Saudi Arabia, nagtanong po ako kay Admin Arnel noon, bakit po ba apat lang sa laki po ng Saudi Arabia, eh apat lang naman ang pwede nilang puntahan. Actually, tatlo pala sa Jeddah, sa Riyadh at saka sa Al-Kubar. Ngayon po, pagka sa mga probinsya na po ng Saudi ang problema, doon po kami nahihirapan sa side ng agencies kasi hindi na malaman kung saan sila pupunta dahil walang welfare office doon. Wala rin pong polo. So ang nasagot po, kung maalala ko ang nasagot po ni Admin Arnel sa akin, dahil po sa principle ng reciprocity. So maganda naman po explanation niya. Pero Mr. Chair, wala po ba tayong magagawa, Mr. Chair, about sa kung po pwede po sana madagdagan naman po ang pwedeng matakbuhan ng ating mga Pilipino doon kapag nagka-problema po sila. Kasi napakahirap po i-rescue. Nagpapasalamat nga po ako, Mr. Chair, yung mga na-air ninyo na mga problema before. Pag sinabi po ninyong i-rescue, nare-rescue po natin agad dahil cooperative po yung employer noon. Nagkataon, nakachamba lang po tayo noon. Pero siguro mas marami pong kaso na kahit po sabihin na i-rescue yan, hindi po talaga namin nagagawa. Minsan naabot po ng ilang buwan. Dahil po wala pong polo doon. Maski nga po yung mga problema namin recently, maski doon din po sa Turkey. Problema sa Turkey, wala rin pong polo doon. Sa polo Lebanon pa po kami kailangan mag-coordinate. So marami pa po tayong problema doon sa kung po pwede po bang madagdagan natin yung mga matatakbuhan ng YW. Thank you, Mr. Chair. Okay. Gusto mong react? May kapraso lang. Admin? Ay, totoo po yun, Chair. Mula nung nagkakwentuhan kami ni Attorney Castillon, at nakita mo naman, Chair, ano, with Attorney Castillon, there was one case, I think this passed through RTIA, this case. It was immediately addressed and the proper action was taken. And yun lang po yung pinapaliwanag ko. Talagang pwede naman nating for the current status that we have, we can exhaust all means. Di ho ba, ano, Attorney, with the permission of the Chair, kasi alam ko na naayos namin kaagad yun eh. Okay. Well, very good. Kung ganun. Thank you, Administrator Arnel Ignacio. Kanina, nag-raise ng hand si USEC De Vega of DFA. Nandiyan ba si USEC? Yes, nandito po. USEC, magandang hapon po. USEC, go ahead po, you're being recognized. Sige po, USEC. Magandang umaga po, no? Dinaramdam ko, no? Wala po ako dyan kasi COVID positive po ako. Gusto lang na ipasalamat sa news for invitation and to confirm, andarin kami tumulong sa DFA para sa pamilya ni
Ms. Andres, ma'am, na kasi magbibigay kaming financial assistance. At saka dun sa kaso, nais namin mapahagi sa amin yung mas information and details kasi hindi lang itong Monabe, obviously hindi lang dito nagkaroon ng problema pero sa iba. Kaya para yung ating mga abogado ng embahada, bayad yan ng Legal Assistance Fund, maganap ng para na maimbestigahan pa kasi maaari po, komplikado dito kay Ms. Andres dahil wala na yung witness, no? Namatay na siya. Pero may mga ibang kaso na pwede natin pa-imbestigahan, no? Pero kasama na rin yung kay Joseph, kay Ms. Andres, no? Salamat po sa inyo at sana makipagpulong po tayo para pag wala na yung COVID para pag-usapan natin paano pa tulong ang DFA dyan, although alam namin ang DMW ngayon ang may hawak ng OFW. So, isang mungkahi namin, pagpunta nga po ng kanilang USEC, tutulungan po namin. Kasi isang problema po, yung tungkol sa monitoring, 1 million ang Filipino sa Saudi. Tapos kunyari, sa embahada natin, 80 ang tao. Tapos meron din sa Jeddah. So, talaga importante yung role ng foreign recruitment agencies na mag-monitor. At yung through social media, kasi meron naman yung hotlines, no? Yung mga OFWs, nakakapag-contact sa kanilang pamilya, paging pamilya sa Pilipinas, o kayo po mismo, Senator, no? Kung may problema, meron kaming hotline, pati yung DMW at iba pang agencies, and we are coordinating and working with them. Salamat po, mabuhay po kayo, no? Mabuhay ang Senator. Okay, Yusek, meron lang po ako may dagdag. Meron kasing mga nakaraan panahon na nakatanggap ko kami ng reklamo. Ito mga OFWs natin na nakukulong dahil naglayas o dili kaya may ginawa against the AMO, supposedly, allegedly. Kasama na dyan yung pinagbintang nagnakaw. Pag nakukulong ba yung ating OFWs, ano po yung agad-agad immediate na tulong na ibinibigay po ng ating DFA, sir? Pag kinukulong po, pag nakakulong, tinitingnan na muna namin, kinukuta, ano yung kaso? Kasi yung mga ibang, at saka meron tayong mga lawyers para sa kanila. Merong legal assistance fund para dyan, no? Ang pinag-usapan natin yung matatagal na kaso, yung mga seryosong kaso. Kasi minsan, kinukulong sila for only a short while kasi baka uminom. Yung mga ganun, 1 month lang, tapos pinapakawalan na, no? Pero ang problema, yung mga serious cases, no? So, yung po mga lumayas, kasi maraming beses na po kami naka-encounter yan. Lumayas, kanyang amo, then yung amo mag-report sa Saudi police, ikinukulong po yung OFWs natin. Yung iba naman, dahil gustong gantihan ng amo, bibintangan. Siyempre, pinag-initan ng amo, bibintangan nagnakaw, kaya nakukulong. Ilan ho ba ang mga nakakulong na OFWs ngayon? Meron ba tayong bilang niyan sa iba't ibang lugar? Hindi natin yung may eksaktong bilang right now at a certain moment, no? Kasi usually for sa shelter ngayon, kunyari, yung iba kasi bago makulong po tumatakbo agad sa shelter, no? Kaya yon nire-repatriate natin one by one. Pero yung mga nakakulong, hindi eksakto palagi information. They're less than 100 right now siguro. Pero at any given time, bigla lang mababawasan yan kasi either dinideport or pinapakawalan na. So, basta pag umabot sa amin yung balita, meron kaming legal retainer para sa kanila, no? At through you po. Kung may mabalitaan kayo, paabot yun sa amin right away. Very good, very good. Thank you po. DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Thank you. Madam Secretary, may dagdag ko nga pala, no? Doon po sa issue ni Mr. Castillon na yung mga OFWs gusto magsampa ng kaso laban sa kanilang amo, nangyari, hindi na lang nila tinutuloy yung pagsampa ng kaso kasi nga po matagal. So they stay doon sa accommodation. Sana po pagandahin natin yung accommodation ng Polo. Kung kinakailangan, again, dagdagan budget, you know, I've been telling you guys about this time and time again, I'm willing to support yung dagdag budget para sa inyo. Basta't mapaayos lang po yung sitwasyon ng ating mga OFWs. Sumasahan ko ba na mag-construct po tayo ng mga magandang shelters? And also po sa mga kalalakihan, kasi po, hindi lang mga kababaihan na OFWs ang kaproblema, meron din po mga kalalakihan. At in fact, meron din po ako natanggap na reklamo in the past na yung mga lalaking OFWs,
wala po silang matulugan kapag sila po ay minaltrato at umalis sa kanilang amo. They don't know what to do. Yung iba sa kanila, paggalagala sa kalye, hinuhuli ng Saudi authorities. Ang iba pa sa kanila, minumulestya ng mga Saudi police. So wala ho ba tayong shelter para sa mga lalakihang OFWs? Meron po para sa kalalakihan, pero it's really not enough po in terms of yung number na pwede. Kaya po mahalaga yung gagawin natin na bilateral labor agreement with Saudi Arabia. Kasi unless po mapababa natin yung welfare cases, magiging perennial problem po talaga yung kakulangan ng espasyo sa shelter. And this has to be a shared responsibility po. Hindi lang ng gobyerno, kundi ng mga recruitment agencies. Mm-hmm. Kasi kung titingnan po nila yung quality din ng worker na ipapadala, hindi naman po lahat talaga, lalo na ng mga kababaihan natin, ay para sa trabaho ng kasambahay, lalo na sa abroad. So dapat po sana ma-interview nila ng personal. Kaya nga po ako, I really frown on that practice na ahente yung umiikot sa mga probinsya. Nagtatanong, sino sa inyo may passport? Tapos dadalhin sa Maynila. Eh, yan po yung practice na sa tingin namin, pera-pera lang kasi. Kaya ang gusto po namin, akuhin talaga nung may-ari ng ahensya. Total yan yung pinagkakakitaan nila. Tiyakin nila na yung ipapadala nila na OFW, skilled man yan o hindi, ay talagang akma at handa dun sa trabahong dadatnan nila. Kasi sir, we can build so many shelters, pero kung yung practice po na ganyan, yun pa rin, mapupuno at mapupuno po yun palagi. I agree po, I definitely agree. On the other hand, maraming mga OFWs natin nasa shelter not because they're not capable or hindi sila kaya-aya doon sa trabahong ibinigay sa kanila when they got there. Dahil sila po ay minaltrato at binubog, yun po ang ibig ko sabihin. So dapat may magandang shelter po na ibigay sa kanila kasi sila po ay galing sa kanilang amo na hindi po sila binigyan ng maayos na tulugan, hindi po maayos yung kanilang trato. Ayoko naman po, pag sila po ay napunta na sa shelter, dapat po doon ay parang ginhawa na ang kanilang maranasan. That will be a haven for them na malayo na po sila sa kalbaryo, impyerno. Sana po maganda-ganda yung shelter natin. Huwag ko sana siksikan at maluwang. At maganda po yung pagkain. At hindi lang po sa mga kababaihan, pati mga kalalakihan po, dapat may shelter para sa mga kalalakihan. Again, like I said, kung kailangan po ng dag budget, I will support. Ilalakad ko po na madagdagan ng budget para sa mga shelter. Siguro, sir, we can formally submit to you yung location, yung litrato ng mga shelter namin. Yung number na pwedeng i-accommodate and then the budget po, sir. Sige para mapag-aralan din po natin jointly kung paano po para mesma ang sabi mo nga sir yung mas komportable, mas dignified yes. Yung mga shelters po natin for both male and female wards po. Okay, and this one is for thank you Madam Secretary Administrator Ignacio. Okay, mapapaganda na siguro hopefully pagtulungan tayo yung mga shelter. Now, pwede ba yung mabilisan lang yung pagstay sa shelter, kung kinakailangan ng umuwi, pauwi na, huwag nang antayin pang tumagal, inaabot ng months. Alam mo naman, minsan nakipag-tumawag ako kay Yusek Kakdak, at that time administrator siya, buwan na, tatlong buwan, apat na, 6 months pa nga meron. Sabi ko, ba't nakatinga ka dyan? Hindi ko alam, sir, eh, hanggang ngayon, dito pa ako, hindi sinasabi sa amin kung bakit nandito pa kami. Pwede ba na meron lang certain period, depende sa kanilang yung situation, agad-agad dapat, in a week's time, kung nakuha na yung nabigyan na sila exit visa, pauwiin na. Huwag na antayin pang umabot ng buwan. Mr. Chair, basta po mayroong exit visa, hindi naman po mahirap na sila ay pauwiin. Katulad po kahapon, mayroon tayong napauwi na a total of 187. So basta po yung exit visa naman nila,
ay naibibigay kaagad, hindi naman ho siya mahirap. Mm-hmm. Ang nagiging role dito ng ATIBA welfare officers in case ayaw magbigay ng exit visa ng kanilang mga employers, sila po yung merong skill at kakayahan na makipag-usap dito sa mga employers ito. And usually naman, katulad ng mga ibang cases na inyong na ibibigay sa OWA, nakita nyo na nagagawa natin ng paraan. Yes, yun nga po. Oh. After 6 months, wala po nangyari. They come to me and they come to you. And I come to you. Mm-hmm. So, kumbaga, kung hindi pa ipinatulfo, hindi pa makaka-uwi. Palagay ko, with the system that being instituted ngayon, makakakita po kayo na mas malaking improvement pagdating po dyan. Very good. Asahan ko po yan. Asahan ko po yan. Salamat, Mr. Arnel Ignacio, Administrator ng OWA. Thank you, sir. Si Miss Lucita Sermonia, nagtataas ng kamay, President po ng CLADS. Miss Lucita, you're being recognized. Miss Lucita Sermonia, ma'am. Thank you po, Mr. Chair, and good morning kay Secretary Tutsop ng DMW, kay Sec. Bernard Dulalia, and kay Admin Arnel Ignacio ng OWA. Salamat po sa invitation. Kami po ay isa sa pinakamalaki na asosasyon na deploying household and service workers sa iba't ibang bansa po sa buong mundo. Meron po kami 24 countries specific organization. So, ang nakikita po namin na malaking problema, nakipagpulong na po kami kay Yusek Kakda, Yusek Bernard, even po dito kay Admin Arnel, at ang beses na din po kami naka-Zoom meeting ni Secretary Tuts na siya po ay merong mandato sa amin. Maganda po yung mga palo-palang gagawin po ng DMW. Kami po ay sumasang-ayon. Ang kahilingan po namin, unang-una, ay, naku, nawawala ako. Israel. Okay. Ma'am, pakiayos muna signal ni Miss... Okay. So... Ma'am Lucy? Okay. Habang inaayos po yung signal ni Ma'am Lucy, huwag pitik-pitik. Ma'am, pakiayos muna. Habang inaayos po yung kanyang signal... Ito na po. Pwede na po. Ma'am? Okay na po, Mr. Chair. Okay na po. Go ahead. Okay. Ang isa po namin kahilingan, hindi po tayo matatapos sa... Okay. Pwede bang paki-off muna si Ma'am? Paayos muna yung kanyang signal. For the meantime, gusto kong talakay ng isa pang issue. Itong PSR 187, Deficiencies of Seafarers Training. What is the update from Marina? Meron ba tayong member ng Marina rito? Yung PSR 187? Meron ba tayo member ng Marina? Yes, Maka-zoom? Mr. Chair, good morning po. Good morning. Ma'am Sharon, you're being recognized. Yes, sir. Thank you very much po, Mr. Chair. And good morning to everyone. Our executive, OIC Executive Director po for our STCW office can give an update on this matter po. He is Mr. Sam Batalia. He is with us po today. And with him po, is Ms. Preska Lugo and another staff po from our STCW office. Sir Sam, Mr. Chair is asking for updates po in this matter. Please, thank you. Yes. Thank you po, Ma'am Sharon. Good morning, Mr. Chair and everyone. We have prepared a short presentation, Mr. Chair, and it will be presented by my colleague, Ms. Preska Lugo. Then after that po, we will go to the question and answer po. Go ahead, po. For consideration, Mr. Chair. Thank you. Sige, who's going?